Mag-date po kami ng anak ninyo. Sabi, bakit pa? Ito wala ko sa ito. Pasensya na rin, wala ako lang sa ito. Kasamahan mo kami. O, saan na naman siya? Nakakasama ko siya. Sahiya niya. Siya ng babayan. O, di double blessing? Conviction. Wala yung conviction niya. Panama ko eh. Hindi naman talo dyan eh. Naman niyo? Kaya nga nung kinasal kami, umiiyak ako. Umiiyak ako. Kinasal kami, umiiyak ako. Habang kasal ka, sinaloko lang ako ng pinag, diba? Ang hindi mo naintindihan. Naiyak ako dahil tatlong taon. Hirap na hirap ako, no? Nadala ko siya sa altar. Ligtas, papayapa. Imagine the joy, the fact that I came out victorious from this. Diba? Na-present ko siya sa altar ng Virgin. Oo, di ba? Ngayon, hindi na uso yan eh. Sabi, kaya sabi ang asawa ko, ikaw, na-present mo ka ng meeting. Na-present mo ako! Pero sorry. No ko yun, nakaraan naman yun eh. Tapos kayo yun eh, di ba? So, sunod, tingnan nyo, not only conviction, but control. Control! Can you imagine, Daniel made up his mouth not to eat the food and wine given to them by the king? Next day, sige kanina, 15 years old, hungry, kung wala kang control dyan, nako, imposible mong kayo ay yung pagkain yan. Tayo nga, pag-fasting eh. Fasting ha? Pag-fasting, halimbawa, pagtingin pa sa billboard, billboard lang yan. Pero sabi ng konti, titingin-tingin lang, asin mo lang. Ang hirap ang control. Kaya ha, ang dami natin kababa, ang hirap ang papayat, tama? Ang hirap ang control. Ang hirap ang control. Yung iba, mag-intermittent fasting. Ano nangyari? Intermittent eating. Hindi mo control kasi hirap kasi. Pero for him, he had that control. Kaya sabi nga ng Bible, do not let any part of your body become a tool of wickedness used for sinning. Instead, give yourself completely to God because you want to be a tool in the hands of God used for His good purposes. Now listen, your body, let it be used for the Lord. Okay? Control. Kaya importante yan. Kaya tinan nyo. Ang babata ngayon ang tinatake sa puso. Nagulat nga ako yung classmate ko. Sabi na. Papa may nagdaanan po kasi namatay. 52 years old. Nagbabay. Nag-exercise. Manager sa bangko. Ang problema niya, hindi siya security pa. Mas stress. Diba? Wala. Ano, parang hindi na control. Kasi ang malaking control natin ngayon, hindi nga sa food lang eh. Tulog. Alam mo, bata, oh, parang alam, dahil bata sila, okay na sila hindi matulog. Alam niyo bang mas importante yung tulog? Diba? Yung iba, condition, iba. Sa nila, di bali nila ang kuya na hindi, yun walang tulog kaysa walang gising. Ano eh, huwag ka magalala, hindi kayo magigising na hindi na tulog kasi pag natulog ka, gagalit siya na yun. Diba? Kasi inutang mo na matagal na panahon. So I challenge you, learn to sleep at least 7 hours. Not during office hours, ha? Gabi, gabi, ha? Okay, mag-office hours. Ano ba, di ba? Now, sunod, ito ang importante. Courage. You need to have courage. Ano yung bakit importante for Daniel to have that courage? Can you imagine he would to stand against the king's order? Kasi sabi tatayo ka eh. It takes courage to ask permission. Di ba? Isa na, magtanong lang eh. Uy, tanongin mo kung baka pwede. Kung ko kaya, kung kaya, ha? Sino tanong baka pwede? Kanyari, kung first time niya dito, punta ka dito, galing kasi ibang opisina, tanong na sa guard, nasa, ma, wala. Naglakad na isang kilometro, babalik kaya, buwi na. Katakot na magtanong. Di ba? Minsan sa mahirap din eh. Permission pa lang yun, ha? Eh lalo lang, nasabi mo pa na, order ng king, ito papakain sa'yo, tapos sabi mo, pasensya na, I cannot define myself. Gusto mo ma-define ngayon? Pwede ka na,
It takes a lot of courage. Kaya, alam niyo mo sabi sa Bible, listen to this. Never follow the crowd in doing wrong. And don't be swayed in your testimony by the mood of the majority. Tatanda nyo sa buhay. Ang mga taong duwa, they will speak to so many people and try to convince them of that you are right. Hahanap sila ng kakampi. And they will always go with the poll majority. Hindi ko po majority. And majority rule sa buhay natin, majority is always correct. Hindi ko totoo yan. Ang katotohanan niya, madalas yung majority mali. You need to make a stand. Katulad ng isang pinesting ng mga bata, oh, siya, sampu sila. Kinausap yung siya. Sabi niya, tatandaan nito ah, kasi ituturo kung ano yung pinakamahaba na linya. Yung A, ang pinakamaitli, so to make the long story short, yung C, ang pangalawa sa pinakamahaba. Yung mahaba, D. Ngayon, sabi niya sa siya, test ito. Kaya, ang gagawin ninyo, pag tinanong yung pinakamahaba, pag lumabas yung C, yun ang itataas yung kamay. Yung ipakikalawa sa pinakamahaba. So, yung isa lang, hindi nakakaalam. So, pagdating doon, okay, tine-check, naku, lagi yung C. Siya lang, siya, D naman, D. Siya lang ang isa na, ako lang. Iisip na ngayon, baka ako lang ang mali. Kasi, parang, sila lahat, C. Hanggang sa pagdating sa ika-anim na pagtatanong, sino rin ang tinataas niya? Sino rin? Nawala na yung courage niya to stand on what is right. Ganon din isa sa atin, di ba? Na parang, alam mo, ikaw, sikreto. Ang totoo matapang, pag tama ka, hindi mo kailangan magpilay. Hindi ka lang. Kasi malalabas at nalabas yung katotohanan, trust me. Isa ka lang patay ka na pag lumabas. Pero, lalabas naman. Lalabas naman eh. Pero yung maina, yung kwento ng kwento, harap ang hanap, nagsusulisip ng kakampi, matakot ka sa klase ng tao yan. Hindi yan mabuting tao. Ang tawag sa mga tao niya, sorry ha, ang tawag sa mga tao niya, as. Yung lalo yung, atin-atin lang ito ha. Yan. Kapahan mo sa mga ganyang tao, gagawin din nila sa iyo yan. Kaya sa amin yung pinag-usapan namin, pasensya ka na, hapon sa kanya. Noong tinatanong ako, andiyan ka na, sinabi ko ako, oh, ito yung issue ninyo. O sabi ko. Hindi ko nahihintay na, oh, mag-meeting tayo, mag-usap na, hindi. O sabi ninyo, I want them to be caught off guard. I want them to be caught off guard. Kasi kung sino yung totoo, lalabas pagka hindi kahanda. Kasi ang totoo, totoo yan. Kahit hindi kahanda. Tama? Pero pagka hindi totoo, kailangan mong paghandaan. Lahat, paano mo ito pagtatagnitagnin? Diba? Ayun. Pero pagka totoo ka, tatayo ka. Okay? So, hindi ko mo marami sila, lagi silang tama. Nagkakaginan tayo. Kaya never to go ano with number games. Always go with the one who knows the truth. Doon ka tatakbo. Doon ka tatakbo. Naranasan ko na sa trabaho, pilit. Kahit sa hata ko, hala, I keep loving them. Takbo ko ito. After 7 years, they come to me. Most of them, they're coming to me. And sila nag-aaway-aaway. Kasi bakit? Kayo yung nag-copy-copy. Nagsisira. Eh, hindi nyo alam yung process. Na ang sabi ng Bible, pag may kasalanan sa tao, puntahan mo yung tao mismo. Talk to that person privately. Di ba? Pag naano mo, na-win mo, panalo. Pag hindi, saka ang dala ng dalawang testigo. Hindi naman, hindi yung kampi-kampi mo tayo. We are kinakain. Ang tao yan, ganging up. Hindi yan sa Diyos. So kung totoo ka, you don't need to do that. Because you believe that there is a God who knows the truth. Amen? Nagkakatinig? Good. Now, kaya sabi ni Bible, stand true to what you believe. Be courageous. Be strong. So, be courageous. And finally, learn to be considerate. So, consideration. Bakit consideration? Tignan nyo. Then Daniel asked chief official for permission to eat others in other things instead. Now, God had given the chief official great respect for Daniel, but he said, I'm afraid of my lord and king, who ordered to eat his food and wine. And if you are not as healthy as the others, I fear that they will help me beheaded. Nakikita niyo yung dilemma? Naintindihan kita. Maano ka eh, maayos ng tao eh. Kung problema,
Eh, buta tingin. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo, pugutan ka, basta kami. To compromise. Tayo, ang daming to, patay ng batay. Patay ka din. Ang kanyang sabihin, parang, pero ito, amazing eh. Hindi siya ganoon. He's very considerate guy. Kasi alam mo, pag totoo ka, magiging mapapunawa ka rin sa ibang tao. Tama? So what did he do? So next day, he'll talk it over with a guard appointed to look after Daniel and his three friends. So yung tatlong kaibigan, sumama sa kanya, Daniel offered a suggestion. Just test us for 10 days of a diet of vegetable and water. Then see how healthy we look compared to the young men eating the king's food. Then you can decide whether or not to let us continue eating our diet. Okay ba? Nasabi niya. So the attendant agreed to try Daniel's suggestion, and at the end of the 10 days, Daniel and his friend looked healthier and better nourished than any of others in the king's training program. So after that, the guard let them eat their own food. Ang sarap na. So, very considerate siya. Patabi niyo si Daniel, sabi niya, pwede na lang. Kung talagang gusto niyo naman sa akin, maging maulusog. Tama ba? So, why don't you just test us first? 10 days. 10 days. Kakainin namin gulay at tubig at hindi namin kakainin ng ibang bagay na hindi pwede sa akin. Okay. Sarap. Kung maganda ng usap niya. Ngayon, kung malusog kami, tutuloy na namin pagkain namin. Pero pagka mahina, susunod sa'yo. Ngayon, at ito amazing. Pag kilala mo yung Diyos mo, hindi ka matatakot sa ganang kondisyon eh. Tama ba? Susubukan niyo muna ako. So, may ka lang sa result. Nakita natin ang resulta, they were better. Hindi ko makalimutan isang aplikante ng trabaho, mag-a-apply siya. And he trusts the Lord. He did his best during his studies, and he was very good. And sabi niya nyo, talaga, and he wants the job. And he was praying for a certain company where he will work. Pagdating niya, haba ng pila. Ang haba ng pila ng interview, isa lang ang kailangan. Parang mga, nauna sa kanya, mga 40 na eh. Tapos, sabi ko, paano ito? Ang haba. And nag-pray siya, confident siya, nandun siya, bibigyan siya ng Diyos. Alam niyo ba? Pumunta sa nalisa, ano, kumatok sa sekretaryo. Hindi na sulat. Pakibigyan mo na mo doon sa nag-interview. Tandun po ako sa pang 41. Pakibigyan lang mo na dito. Please. Sige. Pumuli ka na sa pinang. Ibinigay. Nakatiklop pa eh. Confidential. Binasa ng boss. Please don't make any decision until you have talked to me. Dahil alam niya kung sino siya, alam niya kanyang kinatatayuan, alam niya kung sino yung Diyos niya, sabi niya, huwag mo kayo mag-delision, hindi ka pa ako nakakaisa. Yabang. Pero alam niya, hindi kaya baka yun. It's just a matter of understanding what true humility means. Ang tingin kasi ng tao sa mundo, ang humility yung parang inapakatakan, no. You stand for what is right, and you do it right. I repeat, in ating quotable quotes, stand with what is right, but do it right. Okay po? Karami yan? So, apat na si. Ano nga yan? Allah, conviction. Control. Courage. And consideration. Very good. Kaya huwag muna natin kalimutan. Yun ang apat na kalidad that you have to develop as you are being tested. Be resolved not to compromise. Learn about the condition. Have that control and courage. And obviously, if we need to have that, consideration. Sa iba. Okay? Nakalimutan ng si. No? Let's pray. Father God, thank you once again for this wonderful time that we had. And we just ask you, Lord Jesus, to really allow us to stand on what is right and teach us to do it right. So that others will not be stumbled, others will not be hurt, but be instead, they are being helped. Thank you, God. And we know, Lord Jesus, that our lives is not only for the now. We are to be prepared
for the future. In Jesus' name we pray. Amen. God bless.